Ngayon, ito, may mga nag-file. Magtaka kayo sa mga artista, ito na ngayon ang bagsakan. Bakit? Na-discovery na nila eh. Ito pala, ang pinakamabisang paraan para magpayaman. Kita ninyo ngayon, di ba? Bilyon-bilyon. Nabibisto nila yan eh. Kasi nauunawaan na nila eh. At bali ba, itong nakalipas na 2 taon, wala na silang karir eh. Sino may karir ngayon? Sige nga. Sa mga celebrities, may karir ba sila? Kaya ultimong interview sa social media, pinapatulan na nila ngayon. Mga kaibigan, ha? Para-paraan na. O, halimbawa, may namatay, ha? Doon, nagkakaroon silang publicity. Wala naman sila aktibidad. Interview para makiramay lang. Ano masasabi mo? Ay, naku, iiyak, di ba? Makikiiyak. Makikilungkot. Ha? Doon lang sila, ano, yun na lang ang publicity nila. May magbe-birthday, may kakasal, ha? O kaya may mamamatay, makikiramay. Wala masama, hindi ko minamasama yung pakikiramay. Pero hina-highlight eh, di ba? Pati sa news, di ba? Nagbigay anya ng pahayag. Si ganito sila. Wala na eh. Pero nakita nila yung mga nakapwestong artista. Pag sinuwerte-swerte ka, baka makatakbo ka pang presidente. Di ba? Pagdating ng araw. Ano gagawin mo? Arte ka lang. Siyempre, sanayin na sila dyan. Magpapanggap ka. Di ba? Panggap lang yan eh. Oh, ano ba nalalaman yung mga yan? Katulad din sila nung maraming tumatakbo na personalities. Nasa radyo, hindi ko minamasama yung iba. Meron ding mga alam ang gagawin eh. Kaya lang, magtaka kayo, yun ang hindi sumasabak sa politika. Bakit? Alam nila, hindi sila mananalo eh. Dahil wala silang pera. Di ba? Pero yung malalakas ang loob, mga kaibigan, may pera yun. May pagkukunan yun. Eh yung totoong ikaw ay sinasabing crusading ka. Ha? Newsman o media man. Hindi magagawa niyang makatakbo eh. Bihira yun eh, yung naglalakas ng loob eh. Mga kaibigan eh. Kung ang track record mo, crusading ka talaga. Wala namang crusading ngayon eh. Meron ngayon exploiter. Iyan ang marami ngayon. Exploiter yung nagsasamantala. Iyan ang marami ngayon. Kasi alam na rin nila ang trabaho ng mga politiko eh. Nagsasamantala lang eh. Nanloloko lang. Kaya, ang pinakasusi lang dyan para tayo ay magtagumpay sa ikabubuti natin ng ating bansa at nating mga mamamayan, pati na ng ating mga anak. Ha? Anak ng ating mga anak. Turuan sila ng leksyon. Ano yung leksyon? Yung tamang kandidato ang piliin mo. May track record na mabuti. May integridad. O hindi naman ako nagkakamali ah. Di ba? Kasi yung isang bayan, kaya nila napagkaisahang si Vice President Lenny Robredo ang suportahang kandidato kung tatakbo, eh sinasabi ni Justice Carpio, tatakbo. Mga kaibigan, dalawa yung pasok eh sa sinasabi natin eh. Ano yun? Integrity, track record. Marami yun, 5 yata yun. Pero 2 ron, pasok sa ating ikinakampanya para sa inyo. Para sa pagmulat. Kasi sa track record, hindi ka na magkakamali. Ito ba, ano ba pinagagawa nito? Ang daming tatakbong artista, ha? Ilan dito ay sina, ano ho ito?
Magnolia, Hot Shots Team Manager, Alvin Patrimonio. O ito, pwede ito, di ba? Kasi meron itong, kwan eh, meron itong, kwan, expertise sa sports, di ba? Eh, dapat to matagal nang kumandidato ito eh. Nag-party list yata, hindi naman nagtagumpay. Pero, mabuting tao ito, pati mga anak niyan, mababait eh. Di ba? May dalawang anak yan na babae, magaganda, tsaka napakababait na nakausap na namin minsan. Pero matagal-tagal na yon. Ito, pwede ito. May pwede, merong hindi eh. Di ba? Oh, katulad ni Kwa, ni sino ba yung mga may balak? Gusto kong tumakbo si Angel Luxin eh. Kasi ito, may ano na ito, may track record eh. Ha, hindi sa politika. Mabuti ang track record ni Angel Luxin. Ewan ko kung ito'y merong balak o plano na kumandidato. Yan ang mga dapat kumakandidato. Sarili niyang pera, ginagamit niya sa pagtulong, mga kaibigan, tuwing merong kalamidad. Oh, eh di ba track record yun na mabuti? Pero hindi naman siya kumakandidato, matagal na yun. Oh, di ba? Basta may kalamidad, ginagawa niya yan. Oh, yung iba, wala naman eh. Mga kaibigan eh. Oh, isipin ninyo, si Alvin Patrimonio pala ay tatakbo sa Kainta. Oh, yan. Pwede ninyong iboto yan, di ba? Oh, mabait na tao yan eh. Oh, si... Kwan, si Alvin Patrimonio. Oh, alam natin magiging wala namang masamang ano yan, balita tungkol sa kanya. Pero yung iba, mawalang galang na po, mga kaibigan, alam nating wala eh. Ha? Naku po, si Alma Moreno tatakbo na namang konsihal sa Paranaque ito, si Alma. Ha? Mga kaibigan, nagsimula yan, matagal na rin eh. 'Di ba? Naging ano na rin 'yan. Konsihal. Konsihala si Alma Moreno. Ala na ito eh. Kumbaga sa kwan eh. Ha? Ewan ko. Takbo ng takbo eh. Buti pa si Bandolp eh. Nanalo eh, 'di ba? Nakailan term na? Tatlo na yata eh. Kaya mas mataas na pwesto na tatakbuhan eh. Vice Mayor na eh. Si Bandol. Pero ito si Alma, maligalig to eh. Iba ang ano nito, style nito eh. Oh, mga kaibigan. Sino pa ba mga magaganda sanang tumakbo? Si Angel Luxin. Gusto ko si Angel. Di ba? Dahil meron siyang genuine na kwan, na puso para sa kapwa-tao. At lalo niyang magagawa yan ay kung siya ay merong tungkulin sa pamahalaan. Eh kahit senador eh, ha? Pwedeng tumakbo yan eh, mga kaibigan eh. Importante ngayon eh yung totoo eh, di ba? Nag-aral ka nga, batikan ka nga sa politika. Tulad naman nagsisitakbo si Soto. Naku po, mga kaibigan. Hindi ba kayo naawa kay Soto? Pagod na sa kapanluloko yan. Hindi nagsasawa, di ba? Ako na naawa talaga sa kanila. Ha? Sino pa? Si Kwan. Yung sa ano? Sa Bataan. Terry Honor. Anak ng baka. Dati na to eh, di ba? Ano pala ito? Vice Mayoralty Candidate sa Abukay, Bataan. Ha? Iboboto ni Pabatini to. Diyan sa Bataan si Pabatini natin eh, mga kaibigan eh. Oh. Sino pa ba mga tatakbong artista? Ah, kanina nga pala may nag-file. Ito, kilala ko ito eh. Dati nagkikita kami nito pagkakwan eh, doon sa dating opisina natin. Ha? Diyan sa Intramuros. O, mga kaibigan, tatakbong Vice President.
Minsan may programa rito yan eh. Dito sa MP lang ito. Oh, nakasalubong ko minsan yan eh. Sa DWBL, mga kaibigan, alam nyo kung sino ang tatakbo. O ito si ano, si... Ang pangalan eh, si Alex Lage. Ha? Mga kaibigan. O, isipin ninyo ito. Ay, asan ba yung kay Alex? Ba, hindi ko nakita. Siya raw ay magpapatayo. Eh, nagsalita eh. Lahat ng kandidato pinagsasalitaro sa podium. O, si Abner Apuang, tatakbong senador. Una sa mga nag-file yan, ha? Kilala naman ninyo si Abner Apuang, dating mayor yan, di ba? Oh, tsaka kaman yan eh, dating pulis yan eh, mga kaibigan eh. Legendary cap din yan eh, si Abner Apuang, si ka-Abner Apuang. Oh, eh, hindi nabibigyan ng mga pagkakataon ng mga taong yan, di ba? Kung tutusin mo eh, mas may maganda pang track record dyan kaysa dito sa mga nagsisitakbon dati na pabalik-balik. Eh, kumpara mo kay Jinggoy, mas marami nang napatunayan si Abner Apuang. Di ba? Oh, naging mayor, di naman nagnakaw. Nagalit pa sa kanya yung mga sindikato. Di ba? Kaya natalo siya. Mga kaibigan. Oh, sino pa? Eto si Alex Lage naman, nung magsalita kanina, may presidente pa ito, ha? Ang presidente nito, scientist. Mga kaibigan, oh, sabi nito si Alex, abay, kilala ni Louie Lugarte ito eh. Ha? Tsaka ni Attorney Toto Causing, abogado niya si Attorney Toto Causing din eh. Mga kaibigan eh, si Alex Lage, Vice President, baka kala ninyo tatakbuhan. Mga kaibigan, nagpaliwanag. Doon sa COMELEC, pagkatapos ng filing, ano sabi niya? Magpapatayuan niya ako ng comfort room sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Eh, sa pagkakaalam niya raw, merong ano, kwan, ano tawag dito? Merong binubuo ng 44,000 barangay sa buong Pilipinas. Sipin mo, lagyan mo ng CR lahat dyan. Ha? Magkano magagasta mo dyan? Sa kubeta pa lang, di ba? Sa inodoro pa lang, mga kaibigan, bay, malaking halaga na yan. Alam nyo kung bakit niya raw patatayuan, ha? Sa lahat ng barangay sa buong bansa, ha? Kasi i-convert niya raw yung ihi, ha? Para maging pabango, ha? Yun daw jingle ng lalaki ay gagawin niyang pabango, ha? At yun namang sa babae ay gagawin niyang fertilizer. Mga kaibigan, oh, may problema tayo ng konti rito kay Alex. Bakit po? Papanghi sa Pilipinas. Babantot, ha? Ginawa ni Bayani Fernando yan, kung matandaan ninyo eh. Ha? Akalain mo eh, nagtayo sa Rojas Boulevard ng mga kubeta. Ha? Inodoro yung ihian, urinal. Oh, ano makikita mo? Uod kung ano-ano. Ha? Eh, karsada yun eh. Ang panghe, ang lagkit, mga kaibigan. Oh, eh, pero sabi ni, ano, ni Alex Lage, ha? Alexander Lage, Vice Presidential Candidate po ito ng Philippine Green Republican Party. Media man din ito eh. Nagsusulat din sa dyaryo ito si Alex, mga kaibigan. Ewan ko lang kung ano pumasok sa ulo. Ba't bigla tatakbong presidente at palalagyan ng comfort room ang lahat ng barangay? Mga kaibigan, ang presidential candidate niya, katandem niya, natatakbong presidente ay si Ginoong Laurencio Yulaga. Na nagsabing siya raw ay nagmamay-ari ng oil company.
ba? Ang daming langis nito. At siya ay binigyan ng Russian Consortium ng 740 billion euro. Pera to, ah, euro. Para i-develop yung kanyang technology. Oh, sabi ni Alex eh, paano? Paano raw niya gagawin yon? Simple lamang po. Ayan. If I'm not mistaken po, mahigit 44,000 ang barangay sa buong Pilipinas. No? Bawat barangay, tatayuan ko ng banyo. Oh, comfort room, ha? Lalo na po yung mga leading streets katulad ng Caloocan, EDSA, to Heritage Hotel, Pasay City. Abay, kakalabanin mo yung mga contractor ng Pasay. Ha? Mga kaibigan na malakas kumikbak dyan. Ang sabi niya, iko-convert ko anya yung jingle ng lalaki sa pabango. Pwede ba yon? Ha? Habang yung sa babae, gagawin niyang liquid fertilizer by the ano ba yung organic organic fertilizer. Sabi niya kasi ang ihi ng lalaki, gagawin natin perfume sa teknolohiya ng aming presidential candidate na number one top scientist sa buong mundo. Sila niya ay hindi gagamit ng pondo ng Office of the Vice President para sa proyekto. Salip, uutang sila mula sa kumpanya ni Yulaga para ma-implement ang project. Mga kaibigan, yung project na kubeta sa buong bansa. Eh, pag-isipan mo mabuti yan uli, Alex. Baka naman bumaho tayo rito sa Pilipinas niyang binabalak mong yan. At kung mananalo ito si Alex na Vice President, bay makikiusap ako sa iyo. Huwag mo na sa barangay Kabityan, dito na sa bahay namin. Luma na yung kubeta ko rito eh. Ha? Yung aming ano rito, inodoro. Akalain mo, at least may pakinabang tayo rito. Di ba kay Alex? Ha? Magbibigay ng inodoro o CR na wala nang gagastusin ng gobyerno. At least, yung project niyang yun, walang kickback. Di ba? Eh, kahit magnakaw siya ron eh. Mga kaibigan eh, hindi pera ng gobyerno sinasabi niya eh. Idodonate eh. Di ba? Nung kumpanya eh. Oh, anong malay niyo? Di ba? Oh, ang gawin niyo na lang, eh pag nanalo ito si Alex, pakikiusapan ko, pwede ba ako mangungontrata? Baka dyan ako yumaman sa pagtatayo ng CR. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kanina nga eh, natawa ako eh. Constitutional crisis daw. Eh ba't ikaw ang magsasabing me? Bakit ano, bakit ha? Hindi raw papayagan yung mga pulis, yung mga ano, pinagsabi ha, magkayong ano ha, susunod. Sipin mo, sino nagke-create ng constitutional crisis? Siya. Bakit? Lame duck na eh, mga kaibigan eh. Kita ninyo yung utos niya kay Kalida, ginawa ba ni Kalida? Ha? Yung sabi eh, yan si Gordon, pasingil mo sa COA, ginawa ba ni Kalida? Ha? Hindi ginawa. Bakit? Unang-una, hindi pwede. Dahil hindi naman collection agency ko, why? Kung may kukolektahin eh. At saka paanong kukolektahin yun? Saan ibabase ng isang collection agency ang paniningil ng pangungulekta?
Ha? Sa ano pagbabasihan niya yung sabi mo? Hindi nga substantiated yung mga paratang mo kay Gordon eh. Wala na ho eh. At nakikita ninyo ha, magbasa lang kayo ng body language. Yung si Delphine Lorenzana, hindi ba? Ano ang sinabi niya? Eh, nakikialam yung China. Kinausap siya nung ambassador na wag pakikialaman daw yung mutual defense treaty na gusto ng Amerika at ng ni Lorenzana ay maribisa, ha? Mapag-usapang muli, magkaroon ng mga pagbabago. Oh. Ano pinagtapat ngayon ni Lorenzana? At bakit nagsasalita ngayon si Digong nyo ng papuri sa Amerika? Magtaka na kayo dyan, mga kaibigan, ano po? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Sa next week lang ho ito, ha? Medyo papahinga tayo, habaan natin ang ating pahinga. Dahil meron tayong mga nararamdaman. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi Lito at Tsensa. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin'to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.